everybody. This is Daddy Rick again. And I just want to say, sa dami ng mga hinaharap na problema ngayon, sumasabay pa itong mga usapang politikal. Parang ang dami nating nakakalimutan. Lahat nakatutok ngayon sa usapan tungkol dito sa isang network na nag-sign off. Nais ko lamang ihayag ang aking damdamin para sa isang selebrasyon na madalas nating tinututukan lalo sa buwan ng Mayo. Ano nga bang selebrasyon na to? Pasensya na. Marami siguro nakakalimot dahil nakatutok ang utak doon sa kanilang mga artistang hinahangaan sa mga taong nagbabasag daw ng TV dahil wala na yung kanilang pinapanood. Hindi ako masyadong magaling magsulat. Pero maraming laman ang puso ko para sa mga taong minahal ko. Lalong-lalo na sa naging isang babae sa buhay ko. Kung kaya't, iniaalay ko ang spoken poetry nito para sa lahat ng ina, sa lahat ng mabubuting ina. Alam naman din natin na hindi naman lahat ng nagbuntis at nanganak ay matatawag nating isang ina. Sana magustuhan ninyo ako ang ninilalaman ng puso ko sa pag-aalay para sa katulad ninyong mga ina, ilaw ng tahanan, asawa, na patuloy na ipinaglalaban ng lahat para sa kapakanan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Wala naman ako ibang matatawag pang titulo para sa piyesang ito, kundi ina. Ina, sino nga ba siya? Ano nga ba siya? Sa eskwelahan, pagka isinulat mo, tatlong letra lamang siya. I-N-A, simpleng-simple. Pero ganun ba kasimple para maging isang tulad niya? Nalimot na ba natin? Siya lang naman yung tao na isinakripisyo ang kanyang katawan. Dinala tayo ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Tiniis lahat ng hirap at pasakit, mga gabing hindi makatulog, para lang tayo maalagaan sa kanyang sinapupunan. Paulit-ulit na sakripisyos kapag gising sa umaga, sa tanghali man o sa gabi, naroon yung sipa ng bawat isa sa atin na talagang nagbibigay ng kirot, pero isang kasiyahang nararamdaman ang tulad niyang magiging isang ina. Sa pagdating ng panahon na tayo iniluwal na, naroon siya 24 oras. Tinalo pa ang isang balita na nasa TV na sinasabing 24 oras sila'y nakaambang sa atin. Pero yun, sisiguraduhin ko na si ina naroon sa atin sa loob ng 24 oras. Lahat ng pagtotoo ng pansin ayaw tayong padapuan sa lamok para lang tayo maging ligtas. Sa bawat oras, sa bawat ngiti, sa bawat ngiting idinudulot natin, nagdudulot sa kanyang damdamin ng isang bagay na hindi kayang bayaran ang anumang halaga. Susubaybayan ng ating paglaki hanggang sa tayo dumating at pumasok sa eskwela. Kahit maina si ina, pagdating sa matematika, pinipilit niya tayong turuan kung paano iintindihin ang isang bagay na ayaw niya. Ang pag-usapan ng mga numero na itinuturo sa eskwela. Pipilitin niyang maging isang guro. Pipilitin niyang gawin ang nararapat upang marating ang ating pinapangarap. Aalalayan tayo. Ngunit kapag daka sa ating paglaki, nakakalimutan natin na kung bakit siya nanenermon, kung bakit siya nagagalit, kung bakit siya nag-aalala, ay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Isang bagay na marami sa atin ang pinilit gustong makawala sa kanyang poder. Isang bagay na ang akala natin ang saya-saya pag tayo'y nakatakas na, tumating tayo sa tamang edad at magkaroon na ng sariling desisyon natin at iwan na natin si ina. Pero sa bawat panahon, sa bawat sakripisyo na dinadaan natin sa buhay, hindi ba't biglang-bigla naiisip natin sana nandoon si ina, kapiling natin. Balikat nating iiyakan.
kanya makikinig sa atin. Isang bagay na hindi natin pwedeng itanggi. Isang bagay na sa akala natin nung una, ang sarap pag wala na siya sa ating mga mata. Kaya nga diba madalas maririnig natin pag dumadating ang panahon nito na tinatawag nating Mother's Day na laging sinasabi, maswerte kayo, meron pa kayong ina. Ako bilang isang panganay, minahal ko siya ng sobra. Ibinigay ko, ibinuhos ko ang lahat para lamang siya maging masaya. Kaya nung panahon kunin na siya ng ating poong may kapal, hanggang ngayon nadarama ko ang bigat ng dibdib ko dahil wala na siya. Niminsan hindi ko inisip sa sarili ko na gusto kong makawala sa poder niya dahil sa tuwi na pag may mabigat akong nadarama, nandoon ako at kapiling siya upang maibuhos kung anuman ang gusto kong ipaalam sa kanya. Sa tuwi-tuwi na, ganun ang nangyayari. Mabilis nating inaakala na baliwala na sila. Ngunit sa pagdating ng panahon na tayo naman ang mapupunta sa pwesto nila, lalong-lalo na sa mga kababaihan na lagi nalang inaaway ang kanilang ina nang dahil sa sobrang pagdidepensa, sa sobrang pag-aalala, at pag dumating na sila naman yung nadudoon sa ganong sitwasyon, na sila naman ang magiging ina, ang unang-una nilang hinahanap, ang unang-una nilang gustong makausap, ang unang-una nilang gustong makapiling ay ang kanilang ina upang sila'y gabayan kung ano ba ang nararapat gawin, kung papaano ba maging ina. Isa lang naman, siya lang ang nag-iisang tao na isinakripisyo ang lahat alang-alang sa atin, makikipag-away, makikipagbasagan ng muka, makikipagsabunutan pag tayo'y nakante ninuman. Isang tao sa buhay natin na pag siya ang nawala, siguradong lahat ng luha mo sa katawan ay lalabas. At patuloy na at patuloy na lalabas sa tuwing maaalala mong wala na siya at hindi na natin siya kapiling. Kaya lagi kong sinasabi, pagpasalamat tayo at nandiyan pa sila. At sa sangmunting alaala, pag naaalala natin sila kung sila man ay nasa palad na ng Diyos Ama, alalahanin natin kung ano yung kanyang mga naging turo, kung ano yung kanyang mga inihabilin sa atin dahil wala naman silang inisip kundi mapabuti ang ating buhay na haharapin. Kaya sana, sa pagkakataong ito na nandiyan pa sila sa tabi ninyo, ibigay ninyo lahat ng oras para sa kanila. Dahil ibinigay nila ang lahat ng oras nila sa atin nung tayo ay mga bata pa. Pasensya na, hindi ko mapigil ang maluha. Dahil sa pagkakataong nito, batiin ko man siya ng batiin, hindi ko naman alam kung maririnig niya pa ako. Sana ganun din ang nararamdaman ninyo. Maipadaman niyo kay ina kung gaano siya kahalaga. Huwag kang ngangal-ngal sa panahon na dudon ka sa puntod niya. Baliwala na yun dahil hindi ka na niya matitinig. Baliwala na yun kahit mangangal-ngal at mag-iiyak at maglulupasay ka pa. Dahil sa pagkakataong iyon, doon mo maiisip sa sarili mo na sana nasambit mo man lang sa kanya kung gaano mo kamahal si ina. Sa lahat ng ina, Happy Mother's Day. Pagpalain kayo nawa sa tuwi-tuwin at bigyan ng lakas ang ating poong may kapal. Maraming salamat.